Hi! Ikaw ba'y naghanda para sa A1 exam mo? Kung ganon, itong video na to ay para sa'yo. Ituturo ko po sa inyo at isishare ko po kung paano na ipasa ang aking A1 exam. Una sa lahat, ang A1 ay kailangan natin po siyang pag-aralan upang makuha o mabigyan tayo ng visa sa German Embassy. Ang A1 certificate po ay isang susi para makapasok tayo sa Germany. Gayunpaman, kailangan muna natin pag-aralan ang kanilang lingwahe para bigyan tayo ng visa sa German Embassy. Saan ba ako nag-aral? Nag-aral po ako sa Treffpunkt Deutsch Cebu, Banilan. Three months po siya, 4 times or 3 times sa naalala ko. Ang naghalaga po yung German course, 20,000 plus. Hindi pa po dun kasali yung exam mo sa German course. Yung A1 exam po ay may 4 na kategory. Hören, yun po yung listening. Schreiben, yun po yung writing. Lesson, yung reading. At saka expression, yun po yung speaking. Sa hören naman po, may ipapakinig sa inyo sa audio. Dalawa o tatlong beses lang nila uulitin yung conversation. So, hangat maaari po, intindihin nyo maigi para maisagot nyo ng tama. Kasi kung hindi nyo siya maisagot, sayang din yung puntos nyo. Sa schreiben naman po, yun po yung may topic kayo or bigyan kayo ng topic. Halimbawa, wedding invitation. So, gagawa ka doon ng paragraph or sentence. Mas maganda po, haba-habaan nyo po yung paragraph nyo. Kasi po, doon din po naka-based yung mga points nyo. Ang sa akin po, medyo tagilid po ako sa yung problema ko doon sa schreiben, tagilid po ako sa spelling. So, kahit magkabaluktot lang yung German nyo, as long as yung spelling nyo is tama, nakadagdag din po siya ng puntos. So, yun po yun yung schreiben. Sa lesson naman po, magka-grupo kayo niyan. Sa nalala ko po, dalawa kaming mag-partner. Dalawa po yung examiner. Ang isang examiner, yung taga-score nyo, at yung isang examiner naman, yun yung taga-instruct kung anong gagawin nyo. Halimbawa, ako una ang magtatanong. So, maibigay sila sa inyo yung chart o card. Pag once mabunot ko yung card, kung ano po yung nakasulat o ano po yung pictures doon, gagawan ko po siya ng sentence o katanungan para itanong ko doon sa partner ko. Halimbawa, ang nakasulat, coffee. So, gagawa ako ng katanungan. Gaya ng, Möchten Sie coffee trinken? So, yung partner mo sasagot sa katanungan mo. So, ganun lang din yun. Vice versa din. Ganun din yung gagawin niya para sa'yo kung ano yung mabubunot niya o mabunot, makuha niya sa card, itatanong din yan sa'yo at sasagutin mo. Sa expression naman po, yung speaking, may ibibigay sila sa inyo yung parang format gaya nito. Gaya niyan. So, dyan po naka-base yung pag-introduce nyo sa sarili nyo. So, mas maganda kung makontrol nyo po yung kaba nyo. Mas maganda na medyo haba-habaan nyo yung introduction nyo or introducing yourselves. Kasi po, doon po yun siya naka-base yung points nyo. So, bigyan ko po kayo ng sample kung ano po yung isasagot or introduction, introducing yourselves. Alam mo mga kaibigan, kulilat din po ako sa hören at sa schreiben. Doon po ako medyo tagilid po yung points ko. So, from the beginning, doon po yun talaga yung problematic ko. So, ang ginawa ko po, medyo okay po yung expression ko at saka yung lesson ko. So, sinubukan ko ng mabuti o
tinatry ko yung mabuti yung best ko, nalalaki po o mas malakihan ko po yung points ko sa ibang kategory. Para sa ibang kategory naman, mabinat ko o mahila ko. Bago pa yung exam nyo po, bago pa yung schedule sa exam nyo, i-review po muna kayo sa mga teachers nyo. Marami silang mga examples. Tapos yun po, dapat i-review nyo po, lalo-lalo na po yung mga Schreiben. Kasi ako din po dati, hirap ako sa Schreiben. Tapos yung sa audio din po, kailangan nyo din po makinig sa audio. Meron naman yung CD sa ano, 'di ba, sa booklets o sa books natin sa German course, meron po dong CDs. Kung maaari po, kailangan niyo pong makinig doon para at least alam niyo, kasi iba din kasi yung hören eh. Pag nasa audio kasi iba na yung parang, para sa akin iba na yung dating, hindi ko masyado tuloy maintindihan kung ano yung pinagsasabi niya. Tapos lalo pa na mabilis yung salita. Kaya doon po ako nagkaka-problema. So, ang ginawa ko lang po doon, ginalingan ko lang po sa iba, gaya ng expression lesson ko. At ayun, nahila ko po ng yung ibang kategory. Pero hindi ko po siya pinabayaan yung ibang kategory po na maitlog po ako doon. At least kahit papaano, sinubukan ko pa rin yung sarili ko na makakuha ng puntos, makasagot man lang kahit papaano, pandagdag puntos. So yun lang po yung tips ko na may ibigay sa inyo mga kaibigan. Huwag lang po masyadong i-pressure yung sarili nyo. Before pa yung exam nyo, review lang po at saka ulit review. At the time na yun po yung exam nyo, huwag nyo pong masyadong i-pressure yung utong nyo kasi baka ma-mental block kayo at i-control nyo po yung, hanggat maaari, i-control nyo po yung kaba nyo. So, huwag po kayong masyadong inom ng kape. Medyo relax din yung, i-relax din yung ulo nyo, yung utak nyo para kinabukasan, ready na kayong mag-take ng exam. So, alam ko po medyo kabado kasi yung result po din po ng A1 exam nyo, hindi nyo din po siya makuha within that day. So, makuha po yan siya siguro 1 week. So, medyo kabado po talaga kung pasado ba o hindi. Pero, kaya nyo yan. Kung kaya ko, kaya ng iba. So, maipasahin nyo din yung exam nyo. Kaya wag lang kayo mawala ng pag-asa. So, good luck po at bye-bye!